Stay tuned for the next episode. Only here on Z81 Radio, Manila. Hello again! So nagbabalik na tayo sa ating Rainbow Society. Siya ay isang holistic trauma interventionist, MA in Family Ministries and Counseling at the Blue University, ADMU. She has a degree in Family Ministry and Counseling, CEFAM ADMU, DOH Certified HIV Counselor, DOH Certified Acupuncture Detox Specialist, Practicing Life Coach, graduate of OCCI, All Life Coach course, and she's a Certified Reiki Master and Teacher, Usui Roho, if I said right, Usui Roho, and Certified Meditation Teacher. She's a pranic healer, a healing practitioner, all levels. She's a crystal healing practitioner, body talk technician, iology practitioner, advanced EDMR practitioner, trainer and teacher, naturopathic advocate. And now, at meron pa, meron pa akong pahabol. Si ating guest ngayon ay she holds a PhD in complementary and alternative medicine. And she is also a registered nurse. Yes, a registered nurse. Yeah. Now, before the lockdown, she's a energy medicine consultant at the farm, a medical holistic department at the farm in San Benito, Lipa, Batangas. Ayun. Teka, let me catch my breath. Diba? So, ladies and gentlemen, may I introduce to you Doctora Charissa M. Raneses. Hello. Hello. Lady in yellow. Yan, yan ang aking original madear, everybody. Original madear ko yan. Good evening po. Good evening po. Mga ano pala natin, kakosa pala natin yung nanonood. Correct. So, binabati ko na rin. Okay. So, yung aking family sa the farm, binabati ko. Sunbert, Burley, Dr. Ruddy, at yung mga doctors and nurses sa the farm at San Benito. Good evening po sa inyo. Ayan, ako. Welcome to Rainbow Society, Madir, at V81 Radio Worldwide, Madir. Thank you, thank you. Ako. So, ito na ang ating, ano, JV, babasahin ko na ba? Okay, mga ka-Rainbow, ihanda nyo ang inyong mga tenga. Dahil ang letter na babasahin natin ngayon ay sigurado ako na maraming makaka-relate dyan. So, Nathan D., take it away. Ay, okay. So, ito na. Listen, ha? Listen closely. Monitor closely. Dandahan lang ng pag-ano, ha? Pag-pass. Mm-hmm. Ayan. So, sabi niya, good evening, Rainbow Society. Nakita ko po ang programa niyo sa link that a friend shared through Messenger. I find your program very inspiring, especially for those LGBT sector. Meron po akong problema na gusto ko pong matulungan nyo ako sa pamamagitan ng mga coaches na guest sa show nyo. Please help me because I am very confused at this point of my life. I am an overseas Filipino worker and I hold the prominent position sa isang company. 40 years old ako, male, and a discreet bisexual. I am not sexually active in the same-sex relationship, although I had some one-night stand with some women in the past. I am married with 2 sons and 1 daughter. Tinatago ko po ang aking pagka-bisexual dahil iniingatan ko ang aking pangalan at pamilya. My subordinates have much respect for me because of my leadership skills and efficiency in handling my job. I have a very loving and devoted wife and loving children. Sa madaling salita, maayos ang aking career at masaya ang pamilya ko. My problem started when I became emotionally attached to a subordinate. He is 26 years old. Despite our age gap, we became very close and also because we came from the same province. I like him because we share a lot of common things in life. Our personality and perspective about life
I now came to a point where I considered him as my soulmate. My feelings ako sa na bisexual din siya, although apparently he appears to have this playboy image. There are women whom I know like flirting with him. Habang tumatagal, ay lalo akong napalapit sa kanya emotionally at feeling ko siya rin sa akin. Ako kasi ang naging advisor niya sa kanyang mga problema. First time po itong nangyari sa akin. I feel that I'm in love with him already. Sexually obsessed with him. Nagkaroon nga kami ng tampuhan kasi parang hinahanap ko ang attention niya. Ngunit hindi ko siya masyadong ma-express because I am very careful, and also same-sex relationship is a taboo in my workplace. I sometimes felt that I want more of his attention, and he told me that we can't be that very close in workplace and in public. It is so awkward that we have to adjust ourselves in order to hide our closeness, and also because I am his boss and it doesn't appear proper in public. We can only express ourselves freely during vacation time pag nakauwi kami ng Pinas. Ang problema ko ay masyado na akong obsessed sa kanya at sinabi niya sa akin na kailangan niyang dumistansya kasi natatakot siya na baka maging emotionally dependent na siya sa akin. Sa ngayon, inaayaan ko muna na dumistansya sa kanya. Pero habang tumatagal, laging tumitindi ang feelings ko para sa kanya. If I'm going to tell him my real feeling for him, I'm afraid that it will cost me my job and worse, my reputation and my family. Please help me. Should I keep this feeling to myself or will I take the risk in telling the truth of my feelings for him? Yun lang po. At maraming salamat sa inyo. Okay. So yan ay approach natin bilang isang therapist at bilang isang life coach din. Pero idudugtong ko sa sinabi ni Jonna kanina, yung tanong niya kay Lito, dignidad o pera? No? Lahat ng nilalang pinapanganak dito sa mundo ng may dignidad. Okay. So, itong ating letter sender na hindi natin binanggit yung pangalan, nagtatanong siya kasi namang problema siya, no? I think he wants to keep his dignity, he wants to keep his image in public. Kasi napaka-importante sa kanya ng dignidad niya. Ngayon, tayong lahat, lahat-lahat tayo, ang end goal natin sa buhay natin ay human freedom, kalayaan. Eka nga. So, pinanganak kang may dignidad, lalakad ka ng may kalayaan ka. Pero parang sa ngayon, wala yatang kalayaan na nararamdaman ng ating letter sender. Tingnan nga natin yung ating unang slide. The bisexual letter sender. Next slide. Okay. So sa letter sender, ang bawat isang tao ay may apat na aspeto sa kanyang buhay. So ririkisahin natin yung body, mind, emotion, spirit ng buhay mo. At ng mga tao din na nakaka-identify sa kanya. Sige po, sunod. Sa emosyon, nakakaramdam siya ng unhappiness. Hindi siya masaya kasi lagi siyang natatakot, nagdududa, gusto niyang i-reveal na hindi niya parang i-reveal, at inaalala niya yung asawa niya, inaalala din niya ang paghuhusga ng lipunan. So there is a lot of unhappiness and internal conflict with the letter sender. Sige po, next slide. Sa mind, sa isipan niya, okay, sa takbo pa lang ng kanyang liham ay meron na siyang degree of extreme stress. Hindi natin masasabing not otherwise specified because we know the specificity of his extreme stress. So, every day he is living in stress. Sunod po. Sa mind uli, sa isipan niya ay unclear because he wants to have a sound decision. But this, he's vacillating between his two decisions, whether go ba o hindi go, ano, no? So, ituloy po natin sa next slide.
sa behavior niya, okay, nakikita natin na meron siyang obsession at siya na nga ang umamin that meron siyang sexual obsession towards a person. Ano ba yung characteristics ng tao na may obsession? Lalo na kung sexual obsession. Pag sinabing obsession, umaga, gabi, yun lamang ang laman ng kanyang isipan. At yung mga nilalang na may, masasabi nating may obsession ay mayroong low self-esteem. Kasi nakadepende doon sa kabilang tao ang kanyang kaligayahan. Meron siyang overwhelming attraction to one person. And in this particular situation, to his coworker, there is this feeling of a need to protect the other individual. He is also obsessively talking about the love object. Maaaring sinasabi niya sa atin, he is so obsessed and he has talked about this person. Pero sa isip niya, pagkausap niya yung kanyang inner self, puro tungkol doon sa kanyang crush ang kanyang sinasabi sa kanyang inner self. And he is making repeated calls, texts to the love object. So, kung hindi siya makatext, pupuntahan doon sa area ng kanyang subordinate, call na yung attention, at kailangan mapansin siya nito. At merong unwanted, intensive attention to the love object. Gusto niya mapansin siya. Kaya nga nagko-compare siya, nagko-compare silang dalawa ng kailang feelings, ng kanilang emosyon. Kasi masyadong intense ang kanyang pakiramdam. Ngayon, kung ang anak mo maliliit pa, hindi nila physically nakikita yon, pero nararamdaman nila yon energetically. Because you are vibrating feelings for another person other than their mother. Sige po, susunod po na slide. On the spiritual level, ikaw ba ay naging just? Ikaw ba ay nagbigay ng hustisya sa iyong sarili, sa iyong misis, at sa iyong lumikha? Kasi kung hindi religion ang pinag-uusapan natin, kundi spirituality, ang pagrespeto mo sa iyong katawan, sa ibang tao, sa iyong asawa, at sa iyong lumikha, binubuo niyan yung fourfold man. And if you are not just to yourself, kasi yung duty natin, self, others, and then God. Eh kung dito pa lang, sa pinag-uumpisahan, sa origin pa lang, ay wala nang justice sa iyong sarili, paano mo maibibigay ang hustisya sa ibang tao? Kahit na doon sa tao na ikaw ay na-obsess, paano mo yan maibibigay? At kapag ikaw ay humarap na sa iyong lumikha sa iyo, tanungin ka niya, paano mo nabigyan ng hustisya o nabigyan ng kalayaan ang iyong sarili? Susunod na slide po. Okay, so tatanungin kita, what do you want? Pero ito naman, papayuhan kita para sa sarili mo. Kasi kailangan ibaba muna natin ang iyong anxiety, Mr. Letter Sender. Number one, you need to find time for yourself. You get the hobby, you sing, pwede kang mag-meditate. Though meditation is not a hobby, it is a habit. You can dance and you can exercise to divert your feelings towards that other person. Kasi pagka may obsession, kailangan i-break yung obsession mo. Number two, learn to detach from that person by going out with other people. Sa trabaho mo, I'm sure maraming click. So, boss ka naman, ikaw ang pinakamataas dyan sa trabaho mo, mas makaka-improve yan sa iyong popularity at sa iyong effectivity kung makikilala mo ang iyong mga kasamahan o yung mga under sa'yo. When everyday sa inyong canteen, sa inyong restaurant, sa inyong mess hall, magjo-join ka ng iba-ibang circle ng mga trabador. Number three, learn to love yourself so as not to seek affirmation from others.
ano ba yung learning to love yourself? Well, hindi ko alam kung ikaw ba ay nagpapamasahe, nagpapamanicure, nagpapapedicure, kung ikaw ba ay nagpapahaircut o ano. Pero ang pag-ibig o pagmamahal ay nag-uumpisa sa ating sarili. Kasi paano mo maibibigay ang tamang pag-ibig kung ikaw mismo sa sarili mo ay hindi mo alam paanong mahalin ito? Kung mayroon ka mang nakaraan, kung may nag-abuso sa'yo, verbally, emotionally, iniwan ka naman, nag-alaga sa'yo, pinabayaan ka, hanapin mo sa puso mo kung mayroon bang ikaw puwang diyan na maproseso mo ito na mapatawad mo sila. Sa society, sabi mo nga, gusto mo ma-maintain mo yung image sa iyong society. The rainbow community is a very accepting community. However, it is a subculture. It is a sub-community within the big community. So, alam na natin na pag ipinahayag mo kung sino ka talaga, tatanggapin ka ng subculture, pero maaaring itong bigger culture na sa iyong work milieu, maaari magtanong sila, medyo husgahan ka, magkakaroon ka ng imbalance na depende rin sa iyo kung mabilis mo bang mako-conquer itong imbalance na ito. Number 4, harapin mo ang iyong creator, ang iyong lumikha, at kausapin mo siya. Ano ba ang iyong katotohanan? At ano ba ang iyong justice? In prayer, in meditation, pag ikaw ay nakahiga, malapit ka ng matulog, tanungin mo kung ano ba yung nangyari sa iyo sa nagdaang araw. At paano mo ba maiaalay ang lahat ng ito bilang pasasalamat kasi nabuhay ka, wala kang COVID-19. Ayan, nagbabalik na tayo muli sa ating part 2 ng ating family coach. Yes. So, ngayong gabi, nagbabalik ang ating super lola na walang iba, kundi si Grammar Grandma. Ayan. Halika na, Grammar Grandma. Where pasok! Are pasok! Hello! Ay, ang ganda ng damit, ha? Very Happy Independence Day! Yes, Happy Independence Day. Kaya naman nagbihis ako talaga for Independence Day. Correct. So, hi, JV, Nathan, D, Jonalicious, and of course, Jonalicious, happy, hello, happy birthday. In fairness, ha? Nagulat ako nung sinabi mo ang iyong age. I'm because 39. Because I don't like it at all. Okay. Well, you know, first of all, I also want to say hello to our viewers because I'm always excited to be back here. In fact, I missed you guys so much last week. Eh. Mm-hmm. Pero alam ko, hindi ako na-miss. Hindi niyo ako na-miss. Ang pinalik niyo sa akin, papalicious eh. Kaya alam ko, hindi niyo ako na-miss. Diba? Anyway, alam niyo, the thing that I'm going to be talking about this evening, na-inspire ako by the holiday that we had yesterday. Independence Day, di ba? Correct. So, di ba ang freedom, that's something we're excited about. Kinakapanibigan natin yan, correct? So the phrases that I am going to be talking about tonight, okay, has something to do with being excited, being hopeful, okay? Uh-huh. So would you like to know what those phrases are? Ay, sige nga. Grammar. Teka muna, nag-aong ka na pa. Ang tissue mo, John. Okay. Wala namang tissue, kundi water. Ayan. Ang phrases na gusto kong pag-usapan, I look forward and looking forward. And I call them hopeful phrases for freedom-loving people. Don't you think so? Diba? Okay. Ngayon, gamit na gamit natin yung dalawang yan, right? But do you know that a lot of times, we make a mistake when we're using these phrases? So, I am going to share 2 grammar nuggets that will help you
use these phrases the right way from now on. I'm looking forward to seeing all of you. Remember, it's a two and it should have an ing. Ing. So, nakuha mo ba lahat ang sinabi ni Grammar Grandma? Malinaw na malinaw sa aking pandinig at sa aking pumasok talaga siya ng bongga-bongga. Bongga. Pagmahito, ING. Correct, correct, correct. Thank you, Grammar Grandma. Thank you so much. Thank you, Ben. Sa ating mga personality and development. Diba? So ayan mga ka-Rainbow, isa na namang makabuluhang aral ang dagdag sa ating kaalaman mula sa ating super lola, si Grammar Grandma. Mga aral na magbibigay sa atin ng KKK. Dito nyo lang yan maririnig sa Rainbow Society. Ano yung KKK? Oo. Kalayaan sa kakulangan ng kaalaman. Ay, galing. Rainbow Society on V81 Radio Worldwide.